Hello guys, for today's video, andito tayo ngayon sa Montreal. Kita ko sa inyo kung ano yung status na ngayon sa weather forecast. So for today's video is anong na 1 month before mag-winter ulit. So sisimulan ng lumami guys, ito na yung status niya. Medyo green pa yung mga dahon, but yung mga area na medyo malayo-layo dito is nagsisimula na siyang mag-fall. So yan talaga yung status ng area dito. So maganda pa rin quality of living, but expensive. So sa mga gusto pong mag abroad, mag gusto pong mag-migrate o punta dito sa Canada, all you have to do guys is just to prepare your money. Kasi hindi po talaga biro, sobrang you have to expense a lot of money. Kung makapunta ka naman, kung dito ka na sa Canada, you have to work very hard, mag-ipon ka kasi ang daming bayarin, mahal yung mga bilihin, and of course you have to deal with everyday life, like a cost of living dito is sobrang mahal. You have to work double, you need to strive very hard para lang mabuhay, but actually kayang-kaya, hindi ka lang magastos, hindi ka maluho, so mabuhay ka dito, and of course avoid sumasugal kasi para kapag iinom mga bisyo, iwasan niya yung mga ganyan kasi nakakasira talaga yan sa career. Don't you know guys, dito talaga sa area na ito guys, is medyo tahimik siya. But yung mga restaurant, shopping mall, grocery stores ay lagi talaga siyang may laman ng mga tao. Actually ganyan ang status dito. Wala namang mga tambay, di ba? Excuse me. And of course guys, church yan, dyan. So may mga tao rin yan. Dyan sa loob, it's a very old church. Dito is a very old community dito, and full of masaya lang yung mga tao dito. And of course, dyan sa area na yan, napakaganda, a very aesthetic, old style. Ayaw nilang baguhin kasi yan, napakaganda. You know, when the sun rise, it reflects the light and gives a nice fraction of lights towards the society. And that way, going up, very ganda din dyan. It's like you can view all the city, the structures and everything. At saka guys, dito ako palagi talagang kumakain, tumatambay. Bili ako ng burger. Kasi medyo mura lang ang burger dito, so dito ako nakatambay. Burger, may pizza, may taco, and nakakatipid ako minsan kasi na pag dito ako kumakain is parabang nabubusog na lang ako kasi dadala na akong tubig minsan, and that's it. So dito is on my way papunta sa work, papunta sa work, and then gagamitin na yung sapaan. Wala naman ako sasakyan, and I have to save money. So if I have time, so I have to walk. And then this is a grocery store in this area. So ayan, dito hindi na ako tumuloy dyan. So dito, ayan sa mga area na yan. Ayun, ba't ko sinali ito? Lang itong voiceover ko is dito, isa sa mga napakagandang lugar din. So, talagang provincial feel siya. But still, it's a progressive area. Kompleto siya. May mga grocery store, may mga convenience store, may mga restaurant, and of course, may mga hotel din. But it's not just na marami, kapakalat-kalat lang.